Hello guys, so welcome sa aking channel, Daihu Ripaha, GBR Electronics. Okay, so say ngayon, ito ang episode natin. Salamat sa hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe kayo at i-like nyo itong video pag meron kayong nagustuhan nyo itong video. Hello guys, so dito tayo sa aking shop ngayon, TV repair tayo. So meron tayong pumasok na Skyward board, hindi pala board lang, unit pala, Skyward 40 inches unit. So problem is standby, so we gonna check if the same one, the same trouble with the others common problem of the Skyward board. Okay, let's check mga guys. Okay guys, using our multimeter, okay, ohms, buzzer. Gonna check if there's a short tape. Okay. So na-check natin guys yung mga common problem, mga supply. So dito natin nakita na common problem talaga yung trouble niya, common problem sa Skyward. So dito talaga guys sa Wi-Fi module yung common problem ng board nito. Laging nagsushort lalo na pag ginagamit yung smart menu niya. Kasi gumagana yung Wi-Fi module niya nang connect sa internet. So dito shorted yung VCC line. Ayan. Nagbabaser yung ano natin. Nagbabaser yung tester natin. So kailangan natin hanapin yung shorted sa linya na ito. Okay. Una natin i-check itong ano caps nito, tapos dito tayo sa Wi-Fi module. So natanggal na natin yung dalawang SMD na capacitor, pero meron pa rin siyang shorted. So kailangan natin baklasin ito para kita natin yung laman, kita natin yung mahanap natin kung saan yung shorted na
Ayan guys, nabuksan natin. Kita nyo naman kanina. Kita nyo naman kanina, binuksan natin yung cover. So, meron kita natin dito, maliit na SMD. Yun ang nagsushort dito. So, natanggal natin. Tapos, binalik natin yung dalawa na tinanggal natin kanina, na before natin natanggal itong cover. Yan, kira nabalik na yung dalawa. So yan na lang natin nung one, yung tinanggal natin na shorted. Okay na yan, pwede na yan, wala nang short. Wala na. Pag i-short ko, wala na. Wala na guys. Okay, ngayon guys, malalaman natin kung successful ba yung trabaho natin. Yung ginawa natin solusyon, successful ba? So, power on na natin. Hindi na siya ng test. Standby na. Gamitan natin ng remote. Power on. Uy. Power on. Uy, ayaw pa rin. Gamitan natin ang button. Power on. Patay, ayaw pa rin. Palpak. So guys, palpak yung trabaho natin. Palpak yung trabaho natin. I repeat, palpak yung trabaho natin. Ayaw mag-on. So guys, umabot tayo sa malayo-layong mga gawa. So, na-check natin na shorted itong supply papunta dito sa MCU. Shorted. So ayan, tinanggal natin yung ibang mga ano, ibang mga SMD capacitor na naka-ano, naka-filter sa line. Papunta din dito. Sa kabilang bahagi, wala pa rin, short pa rin sila. So ngayon, decide na tayo na magpalit ng board kasi short na itong processor niya. So hindi na solve sa common problem ng wifi module. So meron din tayo nakita na ano, sa wifi module nagkaroon na din siya ng 3.3 volt supply, pero wala pa rin, standby pa rin yung ano, yung indicator, hindi pa rin nagre-respond sa remote kahit sa button niya, hindi. Kaya ito, binaklas natin yung aluminum niya cover. Diyan binaklas natin 'yan. Yun. Trace natin yung supply. So na-found out natin na ito yung sira. So 'yun guys. Na nagpalit tayo ng board. Buti na lang meron tayong stock na ganitong board. So palitan natin ng board. So okay guys, ito yung original niya na board. Ito yung original na board niya. So balitan natin ng bagong board. So, palit na lang tayo ng bagong board. Okay. So power on natin mo guys. Plaster ko muna itong aking kuwan para makita nyo. Yung
Yan, kita mga guys. Kita. Kita nyo guys. Oops, ayan na. Okay na. So okay na yung unit natin. Good na. Napalitan na natin ng board. So hindi na solve sa common problems ng Skyward. So ayan. Salamat sa panonood. Sa nagtiyaga hanggang ngayon sa oras na ito sa aking video. Salamat. Please subscribe sa mga hindi pa. At paki-like na rin. Salamat.